Anyong aseyo, K-pop fans! Anong say nyo sa kwento ng dalagitang maganda nga ang kanyang K-pop collection pero nakamit naman niya sa hindi tamang paraan? Naghahanap lang daw kamakailan si Jasmine ng suklay sa kanilang cabinet nung meron siyang aksidenteng nadiskubre. Akala mo damit siya pero yung sa pinakalikod dito sa likod, puro siya merch ng K-pop. Ang photocards ng K-pop idols umabot ng 3,000 piraso na mabusising naka-organize sa 23 binders. Karamihan sa mga ito, balot ng sleeve protector para hindi magasgas. Meron ding iba na may duplicate copy. Ang pinakamahal sa mga ito, ang 3 pirasong NCT photocard na ito na ang presyo, 50,000 pesos kada piraso. Lahat ng ito, koleksyon daw ng isang dalagita na itago natin sa pangalang Bea. Limited lang po yung meron po nito, pati po ito. Pero ang ipinagtataka ng kanyang tita Jasmine, saan kinuha ni Bea ang mga ipinambili niya sa mga ito? Hindi raw mayaman sina Bea. Nag-aaral pa siya sa senior high school, kaya wala pa siyang trabaho. Hindi rin daw ang mga ito iniregalo sa kanya. Kaya ang tanong, saan niya kinuha ang ipinambayad sa kanyang K-pop collection na tinatayang aabot ng mahigit 2,000,000 piso? Tanong mga nagas mo lahat-lahat dyan. Hindi niyo masagot eh. Kahit nakaw ka. Wala na po akong pera na sarili ko kaya yung pinambayad ko po is yung galing kay grandma. Dahil sa pag-stan o pagmamahal sa kanyang K-pop idol, si Bea nakuha raw magnakaw. Gipit na gipit ako. Sabi sa ganun-ganun na ginawa. Hindi ba't nagawa mo sa akin yan? Ang pinaka-ifiniflex ni Bea, ang mahigit 50 albums ng paborito niyang Korean group. Meron lang naman siyang album ng Blackpink, BTS, NCT, at ang kanyang alt o ultimate stan, ang Enhypen, na kamakailan lang nagkaroon ng 3-day sold-out concert dito sa Pilipinas. Bagita! Nakabili siya ng VIP seated na 13,250 pesos. Worth 600 to 700 po siya. Napapasaya po kasi ako kapag ina-unbox ko na bibigyan niya po ako ng excitement. Pinakatatago-tago raw niya ito sa kanyang cabinet. Alam ko din po kasi magagalit sila kasi nasabihan na po ako na hindi practical na kasi hindi ko naman nagagamit. Hindi ko po in-expect na aabot sa 2 million. Hiwalay na ang mga magulang ni Bea. Ang nagpalaki sa kanya, ang kanyang Lola Agnes. Hindi rin ito tunay na pangalan. Si Lola Agnes, binubuhay daw si Bea sa pamagitan ng kinikita nito sa tindahan ng plastic sa palengke. Para may dagdag pera, si Bea na rin ang kinuhang kahera ng kanyang lola. Ang kanyang sahod, 350 pesos kada araw. 100% ang trust ko sa kanya. Binabad ko na siya sa kahit. Bahagi raw ng ipon ni Bea ang siyang ipinambibili niya ng K-pop memorabilia na ino-order daw niya online. Pero kung ano raw ang pagdami ng koleksyon ni Bea, ang siya rin namang unti-unting pagkawala ng puhunan ng kanyang Lola Agnes. Kala ko, medyo mahina lang. Ang laki ng ano, hindi ko nababayaran. Balance ko na more than 2M. Dito na nila na pagtagni-tagni na ang nawawalang pera sa kanilang tindahan, ang siya palang paisa-isang ipinambayad ni Bea para sa kanyang koleksyon. Dahil dito, para lang mabayaran ang kanyang mga supplier, si Lola Agnes, ibibenta na ang ilan nilang mga ari-arian. Gumagawa na kami ng paraan nga na maibenta yung kotse, yung bahay. Ang sakit kaya na. Gipit na gipit ako. Sabi sa ganun-ganun na ginawa. Hindi. Sakit ang ginawa mo. Ako yun. Buong buhay ko, hindi ako nakaipon ng ganyang 2 million sa loob ng 36 years na pagninegosyo ko. Buong buhay ko, ako nagtitipid ako. Pinagtitiisan mo yung bantot ng balintawa. Buyat! Tapos kinanya niya yung pera, kaya pag napubuksan talaga yan, masakit para sa akin.
Grabe na yung ginawang nakaw. Ba't nagawa mo sa akin yan? Hindi naman ako nagkulang sa kanya. Kala niya mayaman kami. Sabi ko, hindi tayo mayaman. Taong 2017, nung una raw na aliw sa K-pop, si Bea. Na-discover ko po yung BTS through my classmates before nung grade 5. Nakikita ko po kasi sa social media yung mga collection talaga sila. Parang gusto ko ding bilhin. Ang ipinambibili raw niya, ipon mula sa kanyang mga 450 pesos na baon noon kada araw. Paisa-isa lang naman po yung binibili ko. May satisfaction po kapag napapauwi ko yung photocard na hinahanap ko. Yung ganung pagkolekta, no, ng mga merchandise ng mga K-pop groups ay nagbibigay na patunay sa kanila na they're indeed a part or a member of that fandom. Yung sense of belongingness ang nagdulot sa kanila ng kasiyahan, no. Hanggang hindi na nga nito na-control ang kagustuhang lumaki ang kanyang koleksyon. Napag-alaman din namin, hindi lang pala ito ang unang beses na nangupit si Bea sa kaha ng kanyang lola. Nahulihan din siya ng cash, around 10K. Gaano kalaki yung pinaka-malaki? Mga 15 to 20K. Hindi ko din po alam kung bakit hindi ko pa po tuluyang matigil. Pinagsisisihan ko po na bumili pa po ako ng mga ganyan. Alam ko naman pong mali, tapos kinawa ko pa din. Ang tunay na ina ni Bea, ampon pala noon ng pamilya. Ganyan din kasi yung mami niya eh. More than 200,000 pinakamalaki niyang ano ninakaw sa akin. Itong sa kanya, sobrang dami. Kaya sabi ko, nasa dugo yata talaga. Sa kanilang huling estimate, ang halaga ng koleksyon ni Bea papalo na sa mahigit 2.7 million pesos. May mga darating pang ibang deliveries. So yung mga orders niya, siguro last month, ngayon pa lang nagsisidating. Ini-input namin sa spreadsheet. Ngayon, iisa lang ang naiisip nilang solusyon para mabawi ang pera. Ibenta ang K-pop collection ni Bea. Paano ko ibebenta yan? Sabi ko, kung mabalik mo yan, 1 million, salamat kay Lord. Nag-hope kami na marami kaming matap na mga sellers, mga K-pop fans na willing na bumili. Mas okay na po yun sa akin. Tutulungan ko po sila ninang na mamenta po yan lahat. Para tulungan ang maglola, inirefer sila ng aming team sa isang live seller para ibenta ang mga K-pop merchandise. Good afternoon everyone! Meron kayang magmamine sa mga ito. Meron din po tayong photo cards. Mababawi pa kaya ni Lola Agnes ang nawala niyang pera? Yes po, 300. O, may muna po. Nagkagulo na. Pero bago yan, minarapat muna naming ipakonsulta si Bea sa isang psychologist. Gagawin ko yun. Lahat parang magbago. At saka nagtatrabahuhan ko po ulit na mabuhalit yun. Pero wala po ulit nila sa akin. Malalim yung sugat na inano mo talaga sa amin ngayon. Mahirap gamutin, mag-start ka ulit sa number one. Ito yung tinatawag natin isa sa mga impulse control disorder. Malala dahil kasi umabot siya sa punto na kumukuha na siya ng pera. Malaki ang chance niya na maging maayos siya. Hindi naman po masamang mag-collect, pero ilimit po yung sarili sa kung ano lang yung tama. Pagagamot muna namin siya talaga bago kami magka-trust ulit. Sana naman, magbago ka na. Hello po, good evening. Nitong Webes, ini-live sell na ang koleksyon ni Bea. Mine orange Minji new jeans. Wait lang po, hindi po kami makakalma, ma'am. Saglit lang. Budget ko 20. Ang dami ng mine. Ano kaya? 250 o 250. Thank you. Mine ka lang ng mine, ha? Salamat po sa lahat ng mga nanood, lalong-lalo sa mga nag-mine po. Ang kanilang kinita, 13.8 po yung estimated competition po. Sana po kahit pa paano nakatulong po ako ma-lessen yung talaga, mga merchandise talaga, malaking bagay po. Talaga. Tuwang-tuwa na ako. Nabigyan po kami ng hope na kaya pong mapaubos tong lahat. Kahit paunti-unti lang po. Iusap ako sa mga fans ng K-pop. Sana bago sila bumili sa mga dati nilang binibilan, sana sa amin na para kahit pa paano makatulong sa amin na mabawasan. Alam ko hindi pa ako nakakapag-apologize na maayos sa'yo. Sorry. Gagawin ko yung best ko para
makabawi. Walang masama na mag-stan o humanga sa mga K-pop star o sa ilan pang mga celebrity. Lalo pa kung ang mga ito ang ating magiging inspirasyon para pagbutihin ang sarili. Ang hindi tama, sumobra ang pagkahumaling para maudyok na gumawa ng masama katulad ng pagnanakaw. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.